Walaan ko. Wala din kayong kuryente, no? Kamusta mga kabajaj? Gabi na, ating gabi na. Mga ano ito, mag-alas dos na naman daling araw. Nagising pa kanina nanay ko, pinagalitan pa ako. Kamusta mga bajaj nyo dyan, mga pre? Please subscribe. Usapang R ito. So, based sa paghihingi natin ng survey, pag-ikot-ikot sa mga branches ng K-Survey ko tsaka iba pang motor type trading center. Wala eh. Wala pa talagang budget cute. Niyaya nila magbigay ng detalye kung kailan lalabas. Laging sinasabi, hindi pa nag-arrive. Wala pa sa kanila pero may nakita naman tayong post sa Amos K-Survey ko na meron na nga. Tensya na, no? Di ang makapagsalita ng malakas. Tulog niya mga tao dito. Tagal din ako walang update. Ang hirap kumilos. Pero ganun pa man, may mga nakita akong usapin sa Facebook, no? Alin ba talaga mas safe? Tricycle o Bajaj RE? Ano ba ang advantage and disadvantages dun sa dalawa? Well, syempre yung tricycle, tradisyon yun, parang jeep. Pilit palitan, pero laging nandyan. Hindi nga nila ma-pace out yung mga jeep eh. Siguro yung tricycle, medyo mahihirapan din tayo. Well, di naman natin sila gustong tanggalin. Part yan ang tradisyon natin eh. Kaya lang, kung pag-uusapan yung safety at saka yung advantages, unahin natin yung position ng driver. Sa tricycle, nasa kaliwa. Ang pasahero, nasa kanan sa tricycle. Visibility-wise, mas malawak at mas safe ang visibility ng nakabajaj RE. Bakit? Una, ano siya? Ang driver nasa harapan. Kita na ng driver yung mas malawak na vision o mas malawak na kalsada kumbaga, kumpara sa tricycle. Although sa tricycle, nasanay kasi tayo na nasa kanan yung mga pasahero. Sa Bajaj RE, masasabi mo na advantage yung nasa harapan yung driver kasi kita ang lahat. Sa tricycle, kita pa rin naman ang lahat eh. Kaya lang usapin dun, mas safe pa rin yung driver nasa harapan. Dahil bago pa may mangyari, kita na, makaka-action na. Saka iwas na sa sagi, mas mataas ang kumpiyansa ng Bajaj RE kumpara sa mga tricycle. Siguro, kung bibigyan lang ng chance lahat ng tricycle driver na mag-upgrade, iswap yung mga tricycle nila, kapalit ng Bajaj RE bilang down payment, palagay ko lalaban din yung mga yun eh. Sa palagay ko lang, no, sarili kong opinion. Kasi marami dito sa Pampanga, RE na rin. Although sa village namin, wala akong nakitang bumabiyahing Bajaj RE, puro tricycle pa rin, tradisyon. Yung traditional. Pero safety-wise, nasa harapan yung driver eh. Mas safe yun. Isipin mo yun, kapag naiwasan na ng driver yung dapat iwasan, naiwasan na rin ng pasahero. Sa tricycle, pag iniwasan ng driver ang dapat iwasan, medyo may pagkaalanganin pa kasi hindi mo tanaw yung nasa kanan mo unless sobrang sanay mo na talaga magmaneho ng tricycle. Kahit pa sobrang sanay mo eh, kahit saan ba mo tignan, advantage pa rin ang driver nasa harapan dahil mas kita niya ang mga pangyayari at mga dapat mangyari at mga pangyayaring dapat iwasan. Although price range, mas mahal talaga ang Bajaj RE. Ano pa ba? Usapin ng safety. Isa sa safety, no? Na advantage. Sa Bajaj RE, ang mga pasahero mo, mas komportabling umupo. Dahil hindi nila kailangan ipagsiksikan yung mga bagahin nila. Dahil mayroong malalagyan sa likod. Sa tricycle, mayroon din naman. Kaya lang kasi, kung may dala kang kahon at uulan, mas safe sa Bajaj RE. May mga dalang damit or grocery, mas safe sa Bajaj RE kahit umulan pa ng malakas. Tapos, ano pa ba, mas
mataas yung capacity ng Bajaj RE kung ilan ang pwedeng umupo. Sipin mo yung driver, pwedeng may umupo sa kaliwa at kanan niya. So, tatlo na sila nun kasama yung driver. Pwede pang may umupo sa likod na dalawa hanggang tatlo. Ilan na sila nun? Anim na. Sa tri-scale, ilan makakaupo? Halos pareho din, pero hindi na komportable yung mga, aminin natin totoo, yung iba, kalahating puwet na lang ang nakaupo pag sa back ride, dalawa pa yung sakay, di ba? Hindi na masyadong komportable. So, hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga traditional natin tri-scale, pero kaya nga nabuo yung Bajaj RE for safety and comfort na rin. Pagkatapos, yung iba, sinisisi daw na dahil sa Bajaj RE, nagkakaroon ng komplikasyon sa kalsada. Kung tutusin, parang hindi naman totoo yun. Kasi, acceleration-wise, power-wise, 200cc to eh. Diba? Versus yung traditional tricycle na ginagamit natin na 125, 115, 155, 175. Tapos, declaration lang yun. Iba pa talaga yung torque at saka yung speed na pinag-uusapan. Compare mo sa Bajaj RE. Tapos, mas tipid yung Bajaj RE kasi most of them are fuel injected na rin. Tapos, i-add na rin natin yung safety-wise na camera. O ito pa pala. Yung doktor na nagmura doon sa naka L3 van. L300 na van, diba? Binato yung L300. Buti na lang, may cellphone yung anak nung driver. Kasi kung di nakunan yun, nakalagpas yun, diba? So, for safety na rin, total, lagi naman merong sale sa Lazada, installan nyo na rin ang camera. Yung mga Bajaj RE ninyo. Kung kaya niyong bumili ng apat, mas maganda, di ba? Isa sa kaliwa, isa sa kanan, isa sa harap, isa sa likod. Kung meron ding camera na para sa'yo at sa pasahero mo, mas maganda. At least, anuman mangyari sa kalsada, sabihin nilang mali ka, hindi ka naman dapat nandyan, hindi naman dapat mabiyahe dyan ng Bajaj RE. Anuman ang mangyari, at least meron kang pruweba kung sino tama at sino mali. Huwag nyo nang hintayin na madiin pa ang pagmamaneho nyo ng Bajaj RE at sabihin pang kayo ang mali, hindi ka naman dapat dyan. Diba? Hindi, kinat mo ako eh. Alit-lit mo kasi singit ka ng singit, ikaw ang mali. Ayaw mo na umabot dun sa ikaw na nga yung tama, ikaw pa yung mababaligtad, ikaw pa yung masisisi. Diba? Tulad na lang nung doktor na naparod natin sa Facebook. Binato yung L300. Buti na lang yung anak cellphone na i-record yung pangyayari. So para sa lahat ng may Bajaj RE, investment din po ang merong camera na mai-record ang pangyayari. At hindi lang basta record, no? Maririnig nyo rin yung mga pangyayari kasi nare-record din yung usapan. At least meron kayong safety features. Tapos huwag nyo rin kalimutan na hanapan ang pwesto kung saan pwede kayo maglagay ng GPS tracker. Diba? Kung saan kayo pwede magtago ng GPS tracker, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Kasi una sa lahat, investment pa rin yun. Bakit? Magkano ba ang Bajaj RE? Hindi naman siya 50,000, hindi naman siya 100,000, hindi lang siya 150, lalo na sa mga nag-i-installment. Magkano ang gugugulin yung pera at panahon para mabayaran yun, tapos minsan lang mananakaw. Wala na, tapos pepyasahin na. Oh, patay tayo dyan. So, safety features, kasama yon. Another safety features is yung mga side mirror. Marami na akong nakikita nag-upgrade na nilalakyan nila yung side mirror, mas kita nila yung likuran. Tapos, yung mga extra na alarm system tulad ng mga ilaw na signal lights, ganon. Tapos yung mga dagdag na ilaw para mas kita ka sa gabi, yung extra brake light, extra tail light, at saka yun nga, yung Viper, yung alarm system, baka naman pwede nyo nang installan, diba? Para kung sakaling manakaw, andyan ka lang, umihi ka lang sandali, sinakyan na ng iba, o isang pindot mo lang, mamamatay na yung makina, hindi na sila makakalayo. Yung mga single nga na motor, nalalagyan nun eh. Yung pangmamahalin na Bajaj RE, bakit hindi, di ba?
So far, wala pa akong nakikita nagpo-post niya sa Facebook na naglagay sila ng alarm system, na meron silang GPS, na meron silang camera for protection in and out ng kanilang Bajaj RE. Sana meron mag-post ng ganyan sa Bajaj RE, no, na page dyan sa may Facebook, para gayahin na rin ng iba. Tatandaan nyo, yung inilalagay nyo dyan sa Bajaj RE ninyo ng mga safety, para sa inyo rin yan. Tapos, syempre, bukod dun sa safety na personal, siguro safety na rin para sa sarili ninyo, no? Magkaroon ng periodic maintenance. Kung sa kotse, mayroon tinatawag na PMS, periodic maintenance system, or periodic maintenance period, sana meron din sa Bajaj RE. Titingnan nyo yung dapat langisan, yung mga pyesa na pag umabot na ng 1,000 km, 2,000 km, 3,000 km ang takbo, eh, check nyo. Baka kailangan ng palitan, palitan nyo na. Huwag nyo na pang hinayangan. Although, by history, ang Bajaj RE, eh, talaga namang subok sa tibay. Diba? Sa India, pinang-round trip pa nga yan around the country. Eh, dito lang naman sa Pilipinas, pinagbabuwal ang bumiyaya yan, eh. Although, before, nung bagong labas yan, nakaikot yan, no? Nag-North Loop. Umiikot yan sa buong Luzon. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung napuntaan nila, pero nag-North Loop yan. Marami sila. Sayang, no? Sana payagan pa rin yung ganun. Ano pa ba? Ang kumakalaban kay... Dito sa amin, sa may Caltex, merong... Ano dito? Yung API. Parang Bajaj RE din yung dating. Pero parang hindi pa ganun kagan... Hindi pa kasing tapat nung kalidad ng Bajaj RE na meron tayo na bumabiyahe na ngayon. At saka, ano pa ba, ang Ropali, naglabas din ng electric na titignan ko sa Friday. Actually, sinendan lang ako ng video, eh. Gusto ko sanang i-repost, kaya lang, hindi ako kontento dun sa pagkakakuha ng ahente para ipakita yung laman, loob tsaka labas ng sasakyan or nung electric motorcycle, which nare-registro din daw sa LTO, kahit na electric daw siya. So far, yun yung mga nakapansin ko na sa Bajaj RE na hindi ko pa nakita na may mga warning at saka security system. Although may nakita ko mga nakaset up, magaganda talaga, parang kotse, no? Pinagbuhusan ng panahon, ng konsepto, ng pera, talagang napakaganda. Pwede na talagang pang motor show or car show. Kaya lang, hindi ko pa nakita yung safety features na merong alarm, may Viper, may camera. Yung gano'n, hindi, wala pa akong nakitang gano'n. Yung may GPS, wala pa akong masyadong nakitang nag-i-extend ng effort para maglagay sila ng gano'n. So, sa akin lang, baka naman sakali, no, maisipan yung maglagay, sayang naman. Ako nga, yung kolong-kolong ko dito, eh, yung pan-deliver nga namin ng tubig, meron nga siyang flasher, di ba? Meron siyang safety alarm, meron siyang extra signal lights, para kita kami sa gabi. Tsaka, ano pa ba? Nagpalit akong busina ng PIA. PIAA horn. No, kalaban yun ng Bosch. Pero mas maganda kasi yung tunog ng PIA. So, yun ang nilagay namin. Pag bumubusina ako, tricycle lang ang dala ko, pero para akong mamahalin na kotse. Kasi ang ganda ng tunog, eh. Tapos, at ito pa, hindi mo siya kailangan lagyan ng relay. Dahil, pwede mo siyang erekta. Palitan mo lang kung ano yung businang nandun, tanggalin mo yon, kabit mo yung PIA horn, lagyan mo lang siya na extension, kasi dalawa yun, eh. 400 Hz tsaka 500 Hz. Tapos yun, install mo lang dun. Okay na siya. Tapos, ano ba ba? Yun lang siguro, no? Yun lang. Basta, siguro someday, baka, after nyo panoorin ito, maisip nyo nang mag-ready para sa Lazada o sa Shopee, dun sa sale nila, para bilhin at ma-install na yung mga safety features na yan. Tapos, sa Bajaj Cute, I'm really sorry. I'm trying my best to contact my friends, mga high school and college friends ko nang tatrabaho sa mga bentahan ng motor. Wala pa talaga silang maibigay na update sa akin. Sabi ko pa rin, ito yung video pa, bibigay ko sa inyo. Nakita nila. Kaya lang, hindi nila magawang makipag-communicate doon.
Siguro dahil business ano na rin, no? Business strategy na rin na, oh, huwag niyo muna sabihin na meron. Huwag niyo muna sabihin na pinakita na natin sa gantong kumpanya yung motor na yon. Baka tama rin na silang bumili ng Bajaj RE, ganyan. Baka ganun yung strategy. Hindi natin masabi. So, sa ngayon, habang wala pa tayong update sa bagyo, ingat-ingat kayo. Kami, eto, naka-emergency light. Walang kuryente. Hopefully, by tomorrow, meron na. Tapos, yung mga nagbe-vape dyan. Huwag kayong pakalat-kalat. Kahit na nakasakay ka pa sa Bajaj RE mo, tapos nagbe-vape ka, nako, huwag kang papahuli sa pulis. Yari tayo dyan, pre. Basta public area, kahit nasa loob ka ng kotse mo, paparahin ka daw. So, ako, dito lang, sa loob ng bahay. Tapos, dati nakakapag-vape ako eh. Sakay sa motor, sakay sa kotse, vape ka sa loob, okay lang, walang problema ngayon. Masyado mahigpit yung laban. Tapos, what's up dyan, no? Yung mga... Actually, dagdagan ng kalaban ng Bajaj RE. Matagal nang nandyan, hindi lang napapansin. Ngayon, sumisikat. Yung presyo kasi ng Bajaj RE, pumapalo ng almost 200 something eh. Or almost 200 na, di ba? Yung mga repo, ay, hindi, recondition. Galing Japan, yung mga multicab. Sikat na sikat ngayon. Yung mga nagsaservice sa mga palengke, sa opisina, sa eskwelahan. Yung mga dati naka-tricycle na naka-Bajaj RE. Well, di naman daw nila tinanggal yung Bajaj RE. Pero, nadagdagan ng service nila. Ngayon, puro naka-multicab na sila. Bakit? Kasi, bukod halos pareho na yung presyo, iwas huli pa yung multicab. Hindi daw katulad ng Bajaj RE, lagi sila napapara dito sa may intersection ng mga LTO, ng mga MMDA, ng mga Blue Boys. Kasi nga, tricycle pa rin daw yun. Siguro, minsan tinatamad na sila mag tertiary road, yung mga inner road, mga village to village, barangay to barangay, yung mga masisikip na kalsada, siguro tinatabon sila dumaan doon dahil medyo matagal ang biyahe. Pag dinerecho mo sa main road, mabilis lang, may dumadaan sa main road ng mga Bajaj RE at tricycle, hinuhuli. O yung iba, siguro naghanap ng option. Ayun, nagsipag multicab. Halos ganun din yung monthly. 8 to 11,000. Pag maaga ka nagbayad, may rebate ka pang 500, ganun. Kaya yung mga naka-Bajaj RE, nakasabay ako nag-ahatid sundo sa school, halos naka-multicab na sila. Kung 10 man yung mga yun, siguro naka-multicab, mga 6 na. Kaya ako, napapaisip din ako, paano na lang yung negosyo, hatid sundo sa mga estudyante. Hindi na pwede yung tricycle. Hindi na pwede yung Bajaj ko na pula. Paano na lang? Naisip ko na rin mag-multicab. Ayun, sa tingin nyo, anong magandang gawin? Pero ganun pa man, yung mga nasabi kong safety features ng inyong Bajaj RE, sana nasabi ko eh, no? Pero ako wala din ganun eh. Pero hintayin natin yung Lazada sale, malay mo naman. Ayan, no? So, yun yung mga kalaban natin, yung electric bike ng Rupali, yung Ape, yung pagta-transfer from RE to multicab, yan, yun yung mga nangyayari ngayon kasi nga, ang hirap bumiyahe nang laging may pumapara sa'yo. Tapos, kung di yung pakikusapan ng maayos, andyan yung medyo matitikitan ka. Which is, ang hirap-hirap. So, sa ngayon, yun muna ang update. Maraming salamat. Please like and subscribe. And hit the bell button para sa mga updates. Please do not forget to subscribe. Thank you very much. Si Bagyong Tisoy ay palabas na. Mag-ingat kayo. And make sure na laging nasa kondisyon ng inyong mga sasakyan. Mapamotorsiklo man yan, tricycle o kotse. Maraming salamat. Mga kabajaj, magandang gabi.